dito sa kwartong ito, dito namin binuo ang Queens Gambit. Ang Queens Gambit ay inspired mula sa isang miniseries na ipinalabas sa Netflix noong 2020. Ito ay kwento ni Beth Harmon na magaling maglaro ng chess. Pero magaling ding uminom ng alak. Sa poster ng Queens Gambit ay mapapansin nyo na may mga miniature battle na nakalagay sa chessboard. At dito ako nagkaroon ng idea para bumuo ng isang chess set na ang mga pieces ay hindi miniature battles, kundi malalaking bote. Umpisahan natin sa pinaka-importanting piyesa ng chess. Walang iba, kundi ang king. Ang boteng ito ng St. Germain Liqueur na gawa pa sa France ay nasa akin na mula pa noong 2015. Isa ito sa mga nauna kong koleksyon ng bote ng alak. At kung titingnan niyo mabuti, kahawig talaga siya ng king. At isunod natin ang partner niya, ang queen. Ang bote naman ito ng Milagro Tequila na galing pa sa Mexico ay nasa akin na mula pa noong 2018. Kung titingnan mo mabuti ang loob ng bote ay may makikita kang bulaklak na parang crown. Kaya ito ang ginawa kong queen. Isunod natin ang kanilang mga bishop. Ito naman ang Dumont Brandy, very special. Ito ay nabili ko lang nitong 2023 sa SMR noong naghahanap na ako ng mga bote na kamukha ng sa bishop. At sa itsura pa lang, mukha na nga siyang bishop. Ang susunod naman na ipakikilala ko sa inyo ay ang kanilang mga horses. Ito ang mga bote na talagang napakahirap hanapin sa market dahil wala namang bote ng alak na talagang mukhang kabayo. Pero may bote ng alak na may kabayo, ang Blanton's Bourbon Whiskey, na napakahirap ding maghanap dito sa Pilipinas. Ang isang bote nito ay nasa akin na mula pa noong 2017. At yung pangalawa ay nahanap ko lang noong 2022. Noong binubuo ko na itong aking Queens Gambit, kaya nakompleto na yung mga horses ko. Rook na lang ang kulang. Eto naman ang bote ng 1800 tequila na gawa rin sa Mexico. Korting-korte pa lang. Rook na ang dating. Marami ka pang mabibili nito dito sa Pilipinas. Medyo mahirap ding maghanap ng mga pones. Dahil alanganin ang size nito, buti na lang lumabas ang Jura Scotch Whiskey na gawa naman sa Scotland. Kaya agad-agad na kumpleto ang black pieces. Dahil ang black ay binubuo ng mga bote na gawa sa iba't ibang bansa, ang bala ko naman sa white ay gawa dapat sa Pilipinas. At hindi ako nahirapang maghanap ng hari. Dahil matagal na tayong may hari, ang hari ng Ginebra San Miguel. Medyo nahirapan lang akong maghanap ng bote na gawa sa Pilipinas na kamukha ng queen. Kaya't nanghiram muna ako sa Milagro Tequila Silver. Hindi rin tayo nahirapan maghanap ng bishop dahil merong GSM Blue Light Gin na kahawig na kahawig ng bishop. Pero nahirapan na naman tayo maghanap ng bote para sa horse. Kasi walang bote ang Pilipinas na mukhang horse. Buti na lang, meron akong nakita na agimat at ugat vodka. Hindi naman siya horse. Pero kung mapapansin nyo, ang drawing sa bote niya, parang tikba lang. So may pagkahawig dun sa horse. Ito na representative ng horse para sa Pilipinas. Pagdating sa rook, lalong walang problema. Dahil may bagong labas, ang Ginebra San Miguel Gin Premium. Bote pa lang, tower na tower ng dating.
Ngayong kompleto na ang mga officers ng White, ipakikilala ko naman sa inyo ang mga poems. Sino ba ang hindi makakakilala sa Ginebra San Miguel Jim Miguelito? Finally, nabuo rin ang chesset ko na gagamitin ko sa aking Jim's Gambit. Ang main character ko dito ay si Daryl Apaga, isang online editor ng EditCube Digital Studio. Sa aming content, siya ay isang binata na nailag kay Angel. Isang sexy, maganda, na may tatay na magaling mag-chess na dapat niyang talunin para mapasagot niya ito. Kailangan matalo mo yung daddy ko. Saan? Sa chess. Ang original na talent namin sa tatay ni Angel ay hindi dumating during the shoot. Mabuti na lang may backup si Ying, ang aming PM. At ito ay si Big Jacob. Pero may problema, hindi pala ito marunong maglaro ng chess. Mabuti na lang, magaling umacting at mukha din namang professional na chess player. Kaya't nadala na lang sa acting ang paglalaro ng chess. Draw. Ang mga moves dito ay ginaya namin sa final game ng Queens Gambit ni Beth Hammond at Borgov. Hinanap namin sa internet at hinimay namin isa-isa ang mga tira dito para maging accurate kami sa shoot. Check. Kahit ang pagtingala ni Beth Hammond sa kisan ay ginaya din namin. Naglagay lang kami ng isang shot na umiinom si Daryl ng gin para ito ang mag-trigger ng kanyang hallucination at makita niyang gumagalaw ang mga bote sa kisan eh. Naglagay din kami ng mga additional CG graphics katulad ng piso coin ni Jose Rizal na pinos ko para makadagdag sa ganda ng eksena. Heads or tails? Tails. It's head. Dahil walang budget at kailangan tapusin ang shoot sa loob na isang araw, kaya tira lang ng tira. Oh, tira na!